Isang computer na 2,000 years old na natagpuan sa ilalim ng ating karagatan ng mga divers. Ano kaya ang misteryong bumabalot rito? Ito ba ay katulad ng mga computer na ginagamit natin ngayon? Well, gusto mong malaman ang buong kwento? Tara, pag-usapan natin yan! Kumusta mga Ivadgers? Welcome back na naman po dito sa ating munting channel. At sa araw na to, isang napaka-exciting na kwento nga po ang ating pag-usapan. Etong isang computer na 2,000 years old na, mga Ivadgers. Tama po inyong narinig, 2,000 years old na. Kaya ang malaking katanungan, sino kaya ang matalinong tao na naka-imbento nito? Sapagkat ayon po sa pag-aaral, before Christ pa na-imbento etong 2,000 years old na computer. Pero sasabihin ng iba sa atin dyan, hep, ang computer ay na-invento noong 1833 to 1871 ni Charles Babbage. Bakit sasabihin mo sa amin na mayroong isang 2,000 years old na computer? Well mga Ivadgers, ayon sa pananaliksik, ito talaga ang kauna-unahang analog computer, pero malalaman natin maya-maya kung totoo ba yung sinasabi ng mga eksperto patungkol dito. Pero alam niyo ba mga Ivadgers, na pag-usapang computer, merong napakaliit na computer na mas maliit pa sa butil ng bigas. At itong computer na ito ay merong processor at merong storage. Katunayan nga, pwede kang makapag-store doon ng mga text at picture mga Ivadgers. At ang napakaliit na computer na ito ay merong laki po ng 0.33 millimeters. Ganun po siya kaliit. At ito ay ginawa ng Michigan University. Sa ngayon, ito na po ang kinilalang pinakamaliit na computer na nagawa ng tao. Pero alam niyo ba mga Ivadgers, bukod sa pinakamaliit ay meron ring pinakamalaking computer na ginawa noong 1957. At ito ay nagkakalagang $10 million at sa ating panahon, ito ay katumbas ng $67 million mga Ivadgers. At ang computer na ito ay ginawa para mag-solve at kumalap ng maraming data at impormasyon. Pero ang function na kayang gawin itong computer na ito mga Ivadgers ay kaya na rin gawin ng ating mga ordinaryong computer ngayon. Sa araw na to ay pag-uusapan nga po natin ang misteryo ng isang computer na natagpuan sa ilalim ng ating karagatan at ito ay 2,000 years old na. Ito kaya ay katulad ng mga computer na ginagamit natin ngayon na may mga specifications i5, i7 at marami pang iba? Well, malalaman natin yan maya-maya mga Ivadgers. Subalit ang malaking katanungan, paano ba ito natagpuan? Narito ang kwento. Taong 1900s, isang grupo ng mga sponge divers ang napadpad sa isang babatong isla ng Antikythera. Ito ay pinamumunuan ni Captain Demetrios Kontos. Sila ay mga sponge divers na nangunguha ng sponge sa ilalim ng ating karagatan at kanila itong binibenta. Dahil sila ay hinarurot ng isang malakas na bagyo habang sila ay nasa laot, nagdesisyon ang kanilang kapitan na magpahinga sa isla ng Antikythera. Pero pagkatapos ng 3 araw, nagyaya ang isa sa mga crew na sila ay muling pumalaot sapagkat humina na ang bagyo. Ang mga sponge divers na ito ay eksperto sa ilalim ng ating karagatan. Sila ay mayroong equipment na ginagamit para magtagal sa ilalim ng tubig. At ang kanilang pinakalayunin ay manguha nga po ng sponge. Yes po, tama po ang inyong narinig. Sila ay sumisisid para manguha ng sponge. Hindi po si SpongeBob, kundi yung sponge na ginagamit po natin sa paghugas ng plato. Noong araw po kasi mga Ivadgers ay hindi pa na-invento ang synthetic o artificial na sponge na ginagamit natin ngayon. Kaya ang pinagkukuhanan ng mga tao ay yung natural na sponge na galing sa ilalim ng ating karagatan na nakukuha sa isang aquatic animal na tinatawag na sponge. Sa panahon pa kasi ng ancient Greece ay gumagamit na ang mga tao ng sponge bilang hygiene. Bago po sila makipag-compete sa Olympic ay naliligo muna sila sa isang olive oil na may kasamang mga sponges. Kaya naman isang malaking profesyon noong araw ang pangunguha ng sponge sapagkat hindi pa naimbento ang mga synthetic na mga sponge mga Ivadgers. Kaya naman, pursigidong-pursigido ang mga divers na ito na talagang ituloy ang kanilang pangunguha ng sponge. Subalit, isang malaking sorpresa ang sumalubong sa kanila noong sila ay nasa ilalim na ng karagatan.
Sa kanilang pagsisid sa ilalim ng dagat ay nagulat sila sa mga misteryosong bagay na kanilang nakita. Nakakita sila ng mga malalaking artifacts, mga tanso, mga marble, mga statua, mga palayok, mga salamin, mga alahas, pera at marami pang mekanismo. Sila ay tuwang-tuwa sa kanilang natagpuan dahil alam nila mas mahal pa ito sa kanilang kukunin na mga sponges. Subalit ang malaking katanungan, saan nga ba galing at kanino ang mga nakuha nilang mga gamit? At ayon sa pag-aaral, ito pala ay galing sa isang lumubog na barko. Ang lumubog na barko na ito ay isang cargo ship kung saan ito ay galing sa Rhodes papunta sana sa Roma. Dala nito ang maraming treasure, mga alahas at mga diamante na ibibigay sana bilang suporta sa parade na gagampanin sa pagdiriwang ng tagumpay na nakamit ni Julius Caesar. Subalit sa kasamaang palad ay lumubog nga po ang barkong ito. Bukod sa mga alahas, mga diamante at marami pang ibang natagpuan, ay may isang bagay na pumukaw sa atensyon ng mga archaeologists, mga scientists at mga mathematicians. Ito na nga ang isang lumang computer. Paano nagkaroon ng computer ang mga taong ito na nabuhay pa before Christ? At saan naman kaya nila ginagamit ang computer na ito? At ang tawag nga sa di umano'y 2,000 years old na computer na ito ay Antikythera Mechanism. Mapapansin mga Evadgers ang napaka-advanced na guhit at parang may mga sukat sa mekanismong ito. Kaya magpahanggang ngayon, nagtataka ang mga eksperto kung papaano nila nagawa ang mekanismong ito na tila ba ito ay gawa ng isang machine at hindi gawa ng tao. Sapagkat ayon sa pag-aaral, ito ay ginawa taong 100 to 200 BC pa. At sa mga panahon na ito ay wala pang machine na makakagawa ng ganitong istruktura. At mula noong 1900s, patuloy na sinasaliksik ng mga eksperto, mga mathematician at mga scientist kung ano talaga at saan ginagamit ang mekanismong ito. At noong kalaunan, nalaman nila na ito pala ay isang computer noong panahon. Ito pala ay isang computer analog na ginagamit para obserbahan ang galaw ng araw, galaw ng buwan at galaw ng mga bituin. Ito marahil ay isang machine o mekanismo na ginagamit sa ancient astronomy. At noong 1951, isang British science historian at isang professor sa Yale University ang inimbestigan ang misteryosong bagay na ito. At siya nga po ay naniniwala na ito ay isang analog computer at katunayan nga gumawa pa siya ng model at replika nito. Ang original na Antikythera Mechanism ay merong 5.5 inches na diameter. Halos kasing laki nito mga Evadgers ang mga electric fan o mini fan na matatagpuan sa mga video card ng ating mga computer. Magpahanggang ngayon ay hindi pa rin malinaw para sa mga eksperto, mga scientist at mathematician kung saan nga ba ginagamit ang Antikythera Mechanism. Subalit marami sa kanila ang naniniwala sa teorya na ito nga ang kauna-unahang analog computer na mayroong 2,000 years na ang edad. Sino kaya ang gumawa nitong first analog computer na 2,000 years old, mga Badgers? Kung ano yung naisip, please comment down below, napakahalaga po niyan. Pero kung ako po inyong tatanungin, ito po ang aking ideya. Sa panahon po ng mga ancient Greece, merong isang napakatalinong tao na magaling po pagdating sa mechanical engineering. Siya po si Hero of Alexandria. Ngayon po, sa sobrang galing nitong si Hero, ay pinagkakamalan pa siyang time traveler ng ilang mga scientist sa ating panahon. At ito po ang remarkable na ginawa nitong si Hero of Alexandria. Gumawa siya ng isang steam engine na ginagaya po ng ating mga machine ngayong panahon na ito. At hindi lang yan mga Evadgers, isang araw habang sila ay nandun sa kanilang lugar, tinawag po ang kanyang atensyon ng leader po ng isang religious group. Ngayon, ang pinagawa po dito kay Hero of Alexandria ay pinagawa siya ng isang mechanical or machine na ang function ay magbukas ng pinto nang walang taong nandun. Kumbaga, sa panahon po natin ngayon, ito ay isang remote control na pagbubukas ng pinto. At nakagawa nga po siya ng ganong klaseng pinto, mga Evadgers. Kaya ito mga followers nitong religion na ito ay mas lalong napahanga at naniwala na merong Diyos nga doon sa templo. At doon naninirahan ang Diyos, mga Evadgers.
Kasi nga merong nakalaang oras kung saan sinasabi na ang mga tao na magbubukas itong pintong ito nang walang tao nakasama. At nakikita nga nila, merong magic na nangyayari na nagbubukas yung pinto, pero walang tao na nandun. Ang ginawa pa nitong si Hero of Alexandria ay meron siyang ginawang isang machine sa ilalim po. At doon nakakonek ang kortina o pintuan. Tapos kapag oras na pinaandar niya itong machine na ito, ay makikita nga po ang paggalaw ng mga pinto, mga evaders. So ganun po siya katalino. Pero yung talino niya po ay advanced sa kanyang panahon. Kaya marahil siya rin ang nag-imbento nitong natagpuan na first analog computer para obserbahan ang mga planeta, buwan at araw. Kung ikaw ang tatanungin, Roger, ano sa tingin mo? Please comment down below. And I think that's all for today's vlog. Para sa marami pang konspirasiya, kakaibang kwento, political issue at mga reaksyon, patuloy lang na tumutok dito. Ako po si Evan PUP. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Peace out! Boom!